Ngayon, pag-usapan naman natin yung two things na nire-require ni Jesus Christ to those who choose to follow Him. First, na nire-require ni Jesus Christ is deny ourselves. Okay? At second, carry our cross or take up our cross. So, anong ibig sabihin ni Jesus Christ nung sinabi niyang deny ourselves? Okay? To deny ourselves, meaning to say, we refuse to live for ourselves. Yung mga gusto natin, yung mga desire natin, we will refuse that, at instead we are going to live for the Lord. Our life will be for the Lord, and ibig sabihin denying ourselves. For example, kumari ako ay isang lasinggero, no? If I decide to follow Jesus Christ, maybe in a ministry, I don't know, kailangan yung pagiging lasinggero ko, alisin ko. Yeah. Notice, denying ourselves and taking up the cross this time is not optional. Una, yung sasama kay Kristo, optional. Magcho-choice ka. Pero pag pinasya mo na, na sumunod kay Kristo, hindi ka pwedeng double life. Kasi pag pinasya mong Lord, sige, sasama ako sa iyo. Kailangan, sabi ni Jesus, deny yourself. Okay. Mahirap po yun, actually. Kasi pag sinabing deny yourself, lahat ng gusto mo na nakasentro sa iyo, mababaliktad yun. Mawawala yun. Deny yourself na eh. At this time, ang mangyayari na yung gusto na ni Lord, hindi yung gusto mo. Kapag ka pinasya mo, magpagalit kay Lord. Kaya kapag ikaw lasinggero at gusto mo na magpagamit kay Lord, you should deny yourself. Ayaw mo na yung alak kahit gusto mo. You will choose no more alak because papagamit na ako kay Lord. Ayun yan ang ibig sabihin doon. Now, sinabi ni Lord, pangalawa, carry our cross. Alam po ninyo, every time na tayo ay sasama kay Kristo, yung mga hilig ng laman natin, kailangan ipakot din natin sa krus. Ano ibig sabihin ng ipakot natin sa krus yung mga gusto natin? Okay. Ibig sabihin yan, patayin natin yung gusto ng laman natin. We crucify it on the cross. Kasi pag pinatay natin yung gusto ng laman natin, okay, pag namatay yan, merong mabubuhay. Alin yung mabubuhay? Ang buhay ni Kristo magmamanifest sa atin. Okay. So, first, we have to deny ourselves. And second, we have to carry our own crosses. Okay. Yung cross na bibit-bitin natin is not the same ng cross ni Jesus Christ. Okay, yung cross ni Jesus Christ, ang remember ang sinisimplify yan kay Jesus Christ, suffering and death. Okay, kaya meron kasi ako narinig na gagayahin ko si Kristo, bubuhatin ko yung cross, papapako rin ako tapos doon, mamatay din ako sa cross. Wala po pwedeng gumawa ng ginawa ni Kristo. Yung binitbit ni Jesus Christ na cross, para sa kanya yon a mission, whereas Jesus Christ alone will fulfill. Ano, hindi pwede may pumapin na iba nun. Ngayon, yung cross naman na sa atin, actually, ibinigay yan ng Diyos sa atin. This cross is given to us as a believer and as a follower if we decide to follow Jesus Christ. Ngayon, itong cross na ito, pag binigbit natin ito, ito lang dapat ang bitbitin natin. Hindi tayo pwedeng magbitbit ng iba.
Okay. Ito lang dapat ang bitbitin natin. Ipakita nga natin, anak, yung video na kung saan may mga biblical doon na may bitbit na cross. Kaya, play. Hindi ko alam kung maririnig yung audio. Pag hindi na importante yung audio, tignan mo na lang yung nangyayari. Ayan, mayroon mga believer, may mga kanya-kanyang bitbit na cross na bigay ng Diyos. Merong isa, mareklamo, madiskarte, tuso, bawasan ko, Lord, yung cross, masyadong mabigat. O diba, putulin ko kahit kunti lang. Ayan, di pinagbigyan siya. Ayan. Gulang niya, itingin sa kanya. Lord, sabi niya ganyan. Medyo mabigat pa rin, bawasan ko pa. Sabi niya ganyan. Ano bang tusong? Tusong Kristiyano. Gusto magaan lang ang pagsama sa ministry. Papito-pito pa siya. Pakipakanta pa siya. Ang sayang maging Kristiyano. Kakain lang. Ang sayang maging Kristiyano. Pagkain na doon, meron pala silang tatawin na bridge. Naku, patay! May isi yung cross niya. Ay, naiiwan siya. Patayin. Ayan. Okay, tapos na. Actually, tapos na yan. Ipakita natin isang video pa na ginawa ko, pinagtsagaan ko pa. Isa pang video. Huwag mo muna play. Na-play na, okay na. Balik ang dumang. Ha, kasi yun. Okay. So may mapapansin tayo rito, may apoy. Itong apoy na ito, susunugin niya ang lahat. Lahat ng dadaan dyan na pwedeng masunog, susunugin. Pero merong isang hindi lang masusunog, yung cross. Ha? So, anong ginocomplain ng mga video na ito? Okay, minsan tayo mga Kristiyano, may ibinigay ang Diyos na kanyang-kanyang cross sa atin. Dapat, huwag tayong mag-complain. Ano? Kasi si Lord, alam niya ang kakayahan ng bawat isa. Kunwari, may binigyan si Lord na mas maliit na cross. Eh kasi, maliit din siya. Ha? Pero naman binigyan ng cross na pagkalaki-laki, kasi kaya naman yung buhat ng laki. Alam naman bigyan ni Lord yung malaking tao na kapiranggot na cross. Well, what is the point? Kung ano binigyan na cross sa atin ni Lord, we just carry it. Panghawakan po natin ito. Bakit? Kasi may purpose itong cross na ito. Kasi itong cross na ito, pagkatapos ng mission natin, ito rin ang magiging daan para sa panibagong pupuntahan pa natin na inihanda ng Diyos. Hindi po ba alam? Habang tayo ay lumalakad sa mundo ito, kaya nga sabi, wala katapusan ng problema. Pero yung cross na binibigay ako, yun yung solusyon para makayanan mo buwat problema ang darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Kaya huwag tayong magreklamo. Sometimes, nilalagay tayo nito, binibigyan tayo ng cross. Na Lord, bakit mo binigay sa akin cross nito na bakit yung mga kasama ko puro, ang titigas ng puro, ang hirap nilang mahalin. Hindi mo alam, inahanda ka pala ni Lord sa mas matindi pa o in another land na kung saan may mas inihanda pa siya na para sa'yo na mas ipabubuti mo. Sometimes, nilalagay ni Lord sa atin na cross is your patience. Tinuturoan tayo ni Lord na i-value natin yung kahalagahan ng pagtitiis. Dahil kapag na-master na natin yung pagtitiis, ano, pag dumating na yung isang problema na hindi din natin in-expect, isanay na tayong magtiis, kapatid. Hindi mo na problema at kaya-kaya mo nang lagpasan. So maraming mga crosses na ibinibigay sa atin ng Panginoon, all we have to do is to carry it. Huwag natin i-give-up yun. At take note, yung binigay na cross, ang sinasabi ko, huwag mong binitawan, huwag mong ipagpapalit. Minsan, may ibinigay sa atin na cross ang ating Panginoon, ito naman si Satanas, sabi naman ni Satanas, anak ko, huwag yung cross na bitbitin mo, ito pera, bitbitin mo. Pera, bitbit mo ngayon. Kaya nga sinabi ko, we are not aware na ang Diyos na nakakita ng mga darating sa buhay natin, hindi pala natin kailangan ng pera.
darating ang panahon, walang magagawa ang pera, susunugin lang ng apoy. Ang kailangan pala natin yung force para malagpasan natin yung darating ng problema. Sometimes, iniisip natin, ano, pag pinagbalik natin yung mga cross na bibig natin, yung ipapalik natin, akala natin, yun yung solusyon. Pero ang totoo, yun pa ang magdadala sa atin sa kapahamakan. So, do not give up your cross. Amen? By the way, pag sinabi cross, ang iniisip agad, automatic iniisip agad ng iba, is puro suffering. Yes, the cross for us means suffering, okay, not death. Because by Christ, suffering plus death. Yung cross na binigay sa atin, only suffering. Suffering in what? Pakita natin yung Mark 8:35. Suffering, sabi rito, but whosoever shall lose his life, suffering for Christ's sake and for the gospel. So, dalawang bagay lang naman ang hinihiling ng Panginoon sa atin. Habang bitbit natin itong cross na ito, dalawang bagay lang ang dapat tayo mag-suffer. Suffer for Christ and suffer for the gospel. Okay, ha? Pag sinabing mag-suffer ka for the gospel, dapat ang mindset mo, ang puso mo ay laging maihaya ang tungkol sa aral ng Diyos. Children ministry, mga kapatid, that is suffering for spreading the gospel sa mga bata. Huwag natin i-give up yan. At marami pa pong mga bagay na pwede niya maihaya ang pangaral na sa'yo. Radio ministry, kahit walang bayad yan, kahit pipigyan. Huwag natin i-give up yan. Sa inyo rin po, mga kapatid ko, ano? Huwag niya i-give up yung suffering mo for the sake of the gospel. Tama po itong ginagawa niyo. You come here to the church, you support the church. Dahil dito sa ginagawa niyo, nakaka-support kayo, kinikira niyo yung cross to speak the gospel, to hear the word of the Lord. Do you say amen? Amen. So, yun yung sabihin, dalawa lang naman kaya pala sa atin ni Jesus Christ, sa Matthew 11:28-30, sabi dito, come to me all of you who are labor and heavily laden, and I will give you rest. Ganun muna. Sabi ni Jesus, lahat kayong mga pagod at may mga mabibigat na pasanin. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ? Ang mabibigat na pasanin, itong mundong ito, all the concerns in this world, yung sinasabi ni Kristo na lahat kayong may mga mabibigat na pasanin. Alam po ninyo, ang pasanin ng mundong ito, iba't ibang klase, pero lahat yan, sobrang pabigat sa atin. Are you willing to trade that you carry as your burden? I-trade mo yan sa cross. Paya ka? Tignan mo. Sabi ni Jesus Christ, next verse, take my yoke. Pasanin nyo ang aking pasanin. So, sinasabi ni Jesus Christ, palit tayo. Halimbawa, ang isang tao, ang kanyang pasanin sa mundong ito, eh kung paano yumaman. Pera ang bit-bit niya. Ha? Sabi ni Lord, palit tayo. Bigay mo sa akin yan. Huwag mong isipin yung pera mo. Ito, bit-bitin mo yung cross ko. Ito ang alalahanin mo. For my sake and for the gospel's sake, ito ang katupagin mo bilang isang tagasunod ko, ang sabi ni Kristo. Pag sumunod ka Kristo, hindi dapat ang inatupag mo pera. Ang sabi ni Lord, pag sumunod ka sa akin, deny yourself and take up your cross. Hindi niya sila rin, take your money or carry your money and many things. Just simply take up the cross. Why? Because habang, remember, nagpalit kayo eh. Ibig sabihin, si Lord na ang bahala sa pera mo. Siya ang bahalang mag-provide sa'yo. Ang alalahanin mo lang is for the sake of Him and for the sake of the gospel. Kailangan maihayag ang aral ng Diyos. Kaya, yung mga may trabaho sa atin dito, puruin po ang Diyos sa inyong buhay kung kayo ay very faithfully na nagbibigay para lang magpatuloy ang gawain ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Pero may
ikaw ay trabaho, binubulsa mo lang, wala kang pakina for the sake of Christ and for the sake of the gospel. Kapatid, natawag sa'yo, believer ka lang, hindi ka follower. At mahirap, baka dumating ang time, pilitin ka pa ni Lord. Gusto mo ba alisin ni Lord yung trabaho mo? No choice ka na. Hindi siya sabi na ako kay Lord, wala na akong trabaho eh. Amen? I hope nagiging malinaw po ito. Yes? Malaya tayong mamili. Pero, remember this. Mamaya pag-uusapan natin yung compensation ng pagsunod naman. Kung sabi ni Jesus Christ, balik tayo. Maraming sample ito eh. Ano? Minsan pati pag-ibig. Masyado mong binibigbit ng pag-ibig. May mapasayo lang na isang tao. Ipag-drain mo yan, bitawan mo yan, ambit-bitin mo yung cross, mag-focus ka lang for the sake of Christ and for the sake of the gospel. Palit tayo sabi ni Jesus Christ. Remember yung sabi ni Pedro, cast all your worries, cast, ang sabi niya, for I care for you. Amen. Misa kasi, ang mindset ng iba, pag sinurrender natin kay Lord, King Jesus Lord, baka hindi na bumalik, hindi mo alam inaayos lang ni Lord. Amen? Tandaan mo, mahal ka ni Lord. Mahalaga ka sa Kanya. Amen? You just, all you have to do is just trust the Lord. Yan, hallelujah. So, try natin. At sabi ni Lord, dito, for I am gentle and lowly in heart. Kita mo, palit kayo ha. Mahal ka ni Lord eh. Ito ang tupagin mo, basta bigbitin mo itong cross na ibibigay ko sa iyo. And you will find the rest for your souls. Alam mo, kapag yung cross na binigbit mo, lagi kang malakas. Bakit? Kasi iba ang naidudulot na kagalakan, ng kalakasan. Kapag itong cross na ito ay nagsakot na nito, nagdalay mo ito, pinipigil mo ito. Pero yung mga alalahanin ng mundo dito, nauubos ang lakas mo kapatid. Amen. Tapos, sabi pa niya rito, verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Hindi naman pala mabigat yung cross eh. Dalawang alangatupagin mo eh. For the sake of Christ and for the sake of the gospel. The rest, si Lord na ang bibigbit lahat ng alalahanin mo. Can we say thank you, Lord? Yeah. Ah, sino pa yan? Palit. Ah, sige, Lord, bring me a cross. I will deny myself and follow you. Amen? Ayos? Ito yan. Some other time, manood kayo ng mga testimonies, those who deny himself and follow the Lord Jesus Christ, makikita nyo kung paano binigbit ng Panginoon ang korte ng tao ito at naging mas magaan ang takbo ng kanyang buhay. Okay. So, let's go back to our point there. Two things that requires deny and take up our cross. And number three, the suffering of carrying